matapos ipagmalaki ang arrest warrant na inilabas ng Senado patungkol sa mga patong-patong na reklamo di umano kay Pastor Apollo Quiboloy, Senador Rizzo Ontiveros na sampal ng katotohanan matapos sabihin ng legal counsel ng religious leader na ito'y dadali nila sa Korte Suprema. Itong araw ang isa sa mga hakbang ng mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy na hindi inaasahan ng senadorang si Rizzo Ontiveros kung saan ang arrest order ng Senado at ng Senate Minority Leader ay maaaring mahabla kapag ito'y dinala ng mga legal counsel ni Pastor Apollo Quiboloy sa Korte Suprema. Para sa kanila, ito ang proper forum para dinggin ang mga reklamo laban sa religious leader at kailanman hindi magiging korte ang Senado, lalo na ang committee ng pinamumunuan ni Senador Rizzo Ontiveros. Narito ang buong detalye ng balita na umani ng iba't ibang reaksyon sa mundo ng social media. Mukhang mabibigong araw ang Senate Minority Leader na si Rizzo Ontiveros na mapa-attend sa Senate hearing si Pastor Apollo Quiboloy at base mismo ito sa naging official statement ng kanyang legal counsel na si Attorney Elvis Balayan kung saan kinumpirmang dadalhin sa Supreme Court ang Senate Arrest Order laban sa religious leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ang balitang tila sumampal kay Ontiveros ng katotohanan matapos nga ang balitang hindi inaasahan ng kanyang kampo na mabibigo pa rin silang mapa-attend sa Senate Committee ang religious leader from Davao City. Ayon mismo sa exclusive report inilabas ng Panay News Online, Quiboloy may challenge Senate Arrest Order before Supreme Court. Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy may challenge the arrest order issued by the Senate before the Supreme Court, one of his legal counsel said. According to Attorney Elvis Balayan, bringing Senate's arrest order before the High Court is an option as they could interpret the constitutional limitation on the power of the Congress to conduct investigation. Attorney Balayan said in an interview with the ABS-CBN News Channel on Wednesday, "Yes, that's part of the process allowed under existing laws and there's a very big possibility that we will elevate the matter before the appropriate court. It could be before the Supreme Court." Senate President Juan Miguel Zubiri on Tuesday signed the arrest and detention order against Quiboloy for his refusal to attend the inquiry into his alleged human trafficking and sexual abuse crimes. Balayan further said that the inquiry being conducted by the Senate Committee on Women of Senadora Rizzo Ontiveros was acting like a court and had deemed his client guilty. He added in an interview, "The pastor cannot be duped into appearing at trial by publicity. The Senate is not the dispenser of justice in this country. Only the courts can declare the guilty or innocence of Pastor Quiboloy." Ayon kay Attorney Elvis Balayan, kung inaakala raw ng senadorang si Rizzo Ontiveros ay mapagtatagumpayan niyang ipahiya in public by Senate hearing si Pastor Apollo Quiboloy, ay dito raw siya nagkakamali dahil ang option raw ng kampo ng legal counsel ng religious leader ay i-apila ito sa Korte Suprema na siyang may kapangyarihan higit sa lahat para maglitis ng kaso sa isa sa mga taong pinaka-pinagre-reklamuhan ngayon ni Rizzo Ontiveros. Ayon pa sa legal counsel ng religious leader, hindi raw nila papaatinin si Pastor Quiboloy sa hearing na pinamumunuan ni Ontiveros dahil tila nag-aarti-artihan na raw itong korte kahit hindi naman daw ito dapat ang forum para litisin ang mga reklamo sa religious leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below.